Noong 2013, isa sa mga collegiate players na inaantabayanan ng lahat na maglaro sa PBA ay si James Forrester. Pero matapos ng 4 na season, wala na siya sa pambansang liga ng basketball sa bansa. Bakit nga ba at nasaan na siya ngayon? 2013 ay nakita ng lahat ang pagdating ng isa sa most imposing players in PBA history, si Terrence Romeo. Pero natatandaan niyo pa ba kung pang ilang pick si Terrence sa 2013 PBA draft? Ang eventual 2-time PBA champion, former finals MVP at 3-time scoring champion ang naging 5th overall pick ng Northport Batang Pier ng taon na yun. Si James Forrester ang pinili ng Barangay Ginebra para sa kanilang 4th overall pick kasama ang 1st overall pick na si Greg Slaughter. At that time, nagmukhang may future dynamic duo ang Ginebra. Bago mag-PBA, naglaro ng isang taon para sa IMG Academy Prep sa Amerika si Forrester, kung saan nag-average ito ng 15.7 points, 3.7 rebounds, 6 assists, and 2.3 steals per game. Dahil doon ay binigyan siya ng offer ng Ateneo de Manila University, pero pinili niyang maglaro para sa Arellano University. Naging underwhelming ang performance ng 6'3 athletic guard sa kanyang rookie year para sa Arellano, pero nagkaroon pa rin ito ng 28-point performance kontra sa San Beda Red Lions. Sa kanyang rookie year, nag-average si Forrester ng 12.2 points, 5 rebounds, and 1.2 steals per game. Kahit pa underwhelming ang naging performance ni Forrester, ginawa pa rin siyang team captain ng Chiefs sa sumunod na season. Pero dahil sa mga injury, mas lalong pumangit ang performance ni Forrester sa kanyang sophomore year. Nag-average na lamang ito ng 8.4 points at 3.4 rebounds. Matapos ng kanyang college career, nagkaroon ng chance si Forrester na maipakita ang kanyang athleticism at shot creating ability sa PBA D-League. Naglaro si Forrester para sa Cagayan Rising Suns, kung saan nag-average siya ng 12.5 points and 5.1 rebounds. Dahil sa ipinakita niya na draft bilang 4th overall pick si Forrester, inasahan si Forrester na magiging reliever ni Mark Kagiwa at eventually ang future main shooting guard ng Barangay Ginebra. Sa kabila ng mataas na expectation sa kanya, nabigo si Forrester na gumawa ng impact sa PBA bilang parte ng Barangay Ginebra, at yun na nga ang naging tema ng kanyang PBA career. Bilang rookie, nag-average si Forrester ng 1.3 points, 1.2 rebounds in 5 minutes of action. Naging parte ng Ginebra si Forrester mula 2013 hanggang 2015, pero kalaunan ay na-trade rin noong 2015-16 season kasama si Dylan Ababu papunta sa Barako Bull Energy kapalit ng 2015 first round pick na naging si Scotty Thompson. Tulad ng stint niya sa Ginebra, wala pa ring impact na nagawa si Forrester para sa Barako Bull, at tuluyan na nga itong nagpalipat-lipat ng kuponan. Napunta ito sa NLEX Road Warriors, Blackwater Elite at Globalport Batang Pier noong 2017. Matapos ni Forrester sa PBA, dinala niya ang talento niya sa ASEAN Basketball League, kung saan naglaro siya para sa Formosa Dreamers. 2019-2020 ay bumalik siya sa Pilipinas para naman maglaro sa MPBL para sa Davao Occidental Tigers. Ngayon sa edad na 33 years old, dalawang taon nang retired si Forrester mula sa Philippine Pro Basketball League, at kasalukuyan siyang nasa Canada kasama ang kanyang pamilya. Noong December ay naging parte siya ng holiday basketball camp ng Nike, at naglalaro na lamang ito sa mga local basketball league. At yan na nga ang kwento ni James Forrester, mga parekoy. Nagustuhan niyo ba ang kwento niya? Anong paborito mong James Forrester moment? Ikwento mo na yan sa comment section, at huwag mo kalimutang mag-like, subscribe at i-share na rin ang ating video. Muli, mga parekoy, ako nga pala si CD. Samahan niyo ulit ako sa next episode ng Nasaan Na?